na nilagyan natin ng title na Plants for the Busy People. Ayan. Plants you live and leave. Ayan. Paano ko yun i-explain? Yung mga plants na pwede mong iwanan at nabubuhay kahit iwanan mo sila. Ayan. Tapos, but there's some, dito tayo nag-start. Part 1 natin started here. Part 2 dun sa ating South Garden. Pero gusto ko lang bumalik dito for now, although we will talk about our plants dun sa ilalim ng stairs. Ayan. Kaya kasi gusto kong ipakita there's something new in this area. Ayan. Stationary bike. Ayan. Diyan ko siya ipinalagay kasi maganda yung view. May mga laman. Parang hindi naman din siya nakakasira ng view. Maganda pa rin tingnan yung plants kahit may stationary bike sa gitna. Tapos, pagka humarap ako, habang nagbabike ako dyan, dito ako nakaharap. Sa TV. Yan. Di ba? Pwede ako nag-exercise at the same time nagre-relax habang nanonood ng TV. Yan. So, sobrang saya na nailagay ko siya dyan. Yan. O, pihit ulit ako. Ching! Ayan. Bike naman dito sa side na to. TV sa other side. So, I can be watching TV, exercising, relaxing at the same time. Okay? I love this. I really, 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 really love this. Although I don't like biking. Oh, poyo ko yung exercise. I might as well walk o kaya Zumba. Na-try ko po ang Zumba noong wala pang pandemic. Doon sa malapit na Memorial Park, doon sa gate ng aming lugar. Eh, meron po doong nagzo-Zumba. Bayad ka lang 20 pesos, makikisabay ka na sa sayawan nila, sa Zumba nila. So, okay yun sa akin. Ina-enjoy ko yun, yung mga pa-dancing-dancing, pa-Zumba-Zumba, as part of my exercise. Pero, eto po talagang biking. Although my husband loves biking very much. Ang dami nga niyang bike na binibili. Oo. So, yun yung ina-enjoy niyang exercise. Ako naman, mas gusto ko mag-walking, jogging, or Zumba. Tapos, treadmill sana. Oo, kaya lang nabili niya na eh. Hindi ko na inayawan. Tsaka pag naglagay ako ng treadmill dito, hindi bagay, di ba? Kaya mas bumagay naman siya. Kaya okay na rin sa akin. So, mag-start ako mag-exercise using that one. Oh, happy ako, excited ako with that. Wait lang. Meron akong ipapakita dapat sa inyo. Isod natin itong ating ano. Paano ko ba ito i-isod? Dahil natin dito ito ng konti. So, meron akong ipapakita sa inyo this area. Kasi itong portion na ito ngayon ay melaloniae na ang laman. Pero before, ito ay puro pothos. Puro golden pothos yung ilalim na yan. Yan. Naipakita ko yan sa inyo nung puro golden pothos ang laman niyan. And then, maliliit pa. Maayos pa sila. Pero noong nagsilaki na, medyo in-invade na nila yung area na yan. Tapos, syempre, walang direksyon ni magulo sila. Oo. Yan. So, ipapakita ko, i-insert ko dito yung video nung nilinis ko tong portion na to. Tinanggal ko yung mga golden pothos na nandito. Tingnan nyo yung ilalim, ang wild-wild na nila. Diba? Oh, ayan. Noong maliliit pa sila, gusto ko lumaki na sila. Pero nung lumaki na sila, parang pakiramdam ko ano na sila, makalat. Kasi yung mga pole ng ating mga... Ayan. Oh, yung mga pole kung saan-saan na pumupunta. Hindi naman sila hinahangin dito. Wala namang hangin dito sa ilalim. Pero, nagliliko-liko na yung mga pole. O, tas tingnan nyo to. O, kung saan-saan na nakarating. Ayan, ipinulupot ko talaga yan dyan. Sadyang pinulupot ko siya. Tapos, nakarating na dito yung ugat niya. O, yan, sa ilalim ng mesa. Kumapit na siya dyan. Ito pa. Ito. O, ganun din. Kumapit na rin. Ay, ayaw. Yan, kumapit na rin siya dyan. Okay. So, nawawildan na ako sa kanila. Oo.
nung dumami na sila, nagtuloy-tuloy sila sa pagdami, nagtuloy-tuloy sila sa paghaba, medyo naging wild na sila sa malayo. Yan. Gulo, no? Paano natin in-arrange itong portion na to. Ngayon, bababa na tayo sa baba. Doon talaga tayo magbi-video sa ilalim ng stairs. So, nandito na tayo ngayon. Ayun, ganda ng araw. Nakikita nyo ba kung paano pumapasok ang araw? Ayan. Yan. So, yung window kasi na ito talaga yan. Papakita yung mahabang window yan. Yung window na yan talaga kasi sobrang tuwa ako dyan eh. Malaking window siya. Pagkatapos yun niya sa afternoon, pumapasok talaga yung araw dito sa area. Yan. Kaya yung mga halaman naman, ano sila diba? Naaarawan sila, kompleto ang liwanag nila. Kaya kahit indoor plants sila, okay pa rin sila. Pero ito, meron ako ditong tuwang-tuwang portion. Ito, nung nilagay ko dyan yung dragon tail, tapos eh, meron tayong mayoy, yan sa tabi. And of course, yung ating matagal na favorite, ang ating malaking philodendron red emerald. Yan. Yan. So, itong area na to, favorite ko siya ngayon. Kasi nga, gusto ko yung mga plants na nagtatrive dyan sa area na yan. Gusto ko lang ikwento sa inyo, one by one, kung ano ba yung mga plants natin na talagang pwedeng-pwede mong iwanan at mabuhay. Yan. Pwede mo silang iwanan at nabubuhay pa rin sila. Ayan, pihit na tayo sa kabila. Papakita ko sa inyo. Yan. Ayan, of course. Hindi magpapahuli, 'di ba? Alam niyo naman ang ZZ plant, walang ka-ek-ek-ek-ek. Ayan, easy ZZ plant, nandiyan siya sa corner. Okay siya. Ito po, tinatawag ito na bat plant nung nabili ko. Mura lang kasi ito nang binili ko, 50 pesos only even during the time ng pandemic. Hindi ko naman alam basta bat wing ang tawag nila. Bat wing. Pero may mga dry na siyang portion eh. Oh, kukupitin ko na lang yung mga dry na yan. This is philodendron. This is philodendron Mexicanum.
medyo ano na tayo sa araw, malakas eh, malakas yung araw. Mexicano. Yan, oh, tingnan niyo naman yung pagkakatenga ng ating Mexicano. Yan. Yan, ayan. Yan, yan. So, syempre, pumapangalawa din or pumapangatlo kasi we mentioned a while ago itong ating ZZ plant and then itong bat wing. Yan. Tapos itong ating Mexicano. Family pa rin ng philodendron, di ba? Sinabi ko na dun sa first and second na video natin na ang family ng philodendron, mostly there are very easy care plant. Yan. Okay? Ayan siya. Mexicano, ganyan lang. Grow lang siya, tapos dahon siya ng bago. Ayan, may bago siya dito. Ito yung latest niya. Oh, pero nagigreen muna yung latest niya bago siya magkaroon ulit ng bago. Ayan. We have here mga snake plant. Alam natin nating lahat na ang mga snake plants madaling alagaan. Pero meron ako ditong naging problem. Ito. Inano ko siya eh. Pinropagate ko siya. Oo, ang haba na nito eh. Ang haba-haba na. Pinropagate ko siya. Pero lahat ng pinropagate ko sa kanya hindi nabuhay. O, ayan to yung latest. Oh. Hindi pa rin siya nabuhay. Nanilaw pa rin siya. So, ang natira pa rin, yung mother plant, tapos lahat ng itinanim ko sa tabi niya, namamatay. Yung mother plant, nag-recover na, nagkakaroon na ulit ng bagong baby. Ayan. Okay, pakita natin yung second pot ng ating sleeping pothos. Ayan. Ito yung second pot. Ganun din, pinutol ko siya dyan, pagkatapos eh, pinropagate ko. Pero, wala pa rin tumubo sa mga pinropagate ko sa kanya. Ayun. So, yung kanyang mother plant, yun pa rin yung buhay sa ngayon at nagkaroon na ng bagong baby. Pero lahat ng tinanim ko sa gilid niya, ayan eh, oh. No? Ko alam eh, mali yata pagkakapropagate ko. Anyway, we will study about this. Parang sa lahat ng pothos, ito yung pinaka-challenging for me, yung sleeping pothos. O hindi ko lang sila nabibigyan ng atensyon, o hindi ko lang sila maisama doon sa ibang pothos na kasama niya, kaibigan niya. Ito talaga ang hindi ko napaparami. Medyo matagal na rito. Humahaba siya, lumalaki siya. Tapos kapag ka nga nag-propagate ako sa kanya, ayan eh, oh. Nabubuhay for a while, tapos bigla na lang nawawala. Hindi nagtutuloy. Siguro dapat medyo habaan ko. Hindi kagaya ng ibang ginagawa ko sa pothos na kada dahon nabubuhay natin. Ito yata, kailangan medyo mas mahaba. Baka mas mabubuhay siya pag mahaba ang putol, no? Hindi ko alam. We will see. Sige, experiment ko pa yan pa more. Aralin pa more and share ko na lang sa inyo. Tapos ito, syempre, lahat ng snake plants, alam naman natin, di ba? But this is, this snake plant is moonshine. Okay pa rin siya. Yan. Madaling alagaan. Tapos, meron ako ditong, alam ko hindi naman talaga siya dapat indoor. Ito pong ating bromeliad na may bulaklak na ganyan. O yan, nag-dry na yung flower niya. Diba? So, hindi ko po masasabing isa sa mga easy care plant ang bromeliad, especially pag indoor. Yan. Kahit gustong-gusto ko po mag-alaga ng Florida Beauty, at saka Florida Ghost, parang hindi mabubuhay dito or hindi magiging maganda. Kasi po, itong Florida Green, parang okay na okay lang siya dito. Kasi meron lang naman siyang artificial light dito sa side na to. Ayan. Opo. Actually, itong area lang na ito ng ating garden ang mas naaarawan. Pero dito po, pag pumasok ako dito sa pinakailalim na talaga ng stairs, hindi na po ito talaga naaarawan. Ito po ay ginagamitan ko lang ng artificial light na nandito sa side na to, ayan, para meron silang liwanag. We have here also philodendron gloriosum. Ito po, gustong-gusto ko nalang ipropagate kasi ang kapal na nga nila, ang laguna nila. Ayan. Artificial light din lang po ang nagpapaganda sa kanya, ang nagpapailaw sa kanya. Ayan eh, oh. Di ba ang laguna, ang kapal na? Hindi ko po alam kung tama to na habang nagmamature ang gloriosum natin, nagiging ganito yung leaf. Parang ano na, oh, hindi na siya pantay na pantay. Parang may alun-alun na. Parang may alun-alun na. Diba? Yan, habang nagmamature yung leaves niya, nagkakaroon ng parang alun-alun. Ayan.
Pero ang ganda-ganda pa rin talaga niya. Okay, so balik tayo. We have here the Florida green. Tapos we have another mayoy here. O, di ba ang ganda? Ito po, tuturo ko sa inyo, parang na-overwater itong mayoy nito. Medyo lanta siya eh. Hindi ko alam, may ko na-overwater, pero sabi ko bawal talaga munang magdilig dito sa area na to. Papatuyuin ko muna sila lahat hanggang mag-recover kasi talaga parang na-overwater po eh. Masipag silang magdilig. Pero okay pa din naman sila, although ang tingin ko parang na-overwater talaga sila. Kaya ino-observe ko sila ngayon. And hoping na hindi naman po. Ayan. Ito pa, mayroon din tayong mga, ito yung ipapakita ko na. Hindi po natin pwedeng alagaan kung busy tayo, hindi tayo pwedeng mag-alaga ng mga calathea. Ayan. Yun po ang very disappointing. Kung yung mga calathea na aalagaan nyo, kahit busy kayo, very good po sa inyo. Pero sa akin po talaga, hindi talaga siya pwede. Kasi pagka naman may time talaga ako sa kanila, ini-sprayan ko sila every day. Dadaan ako dito, sprayan ko sila. So every day, sometimes morning at saka afternoon, morning or night, nakakapag-spray po ako sa kanila. So okay sila. Pero ngayon po, bukod sa tingin ko nga po na overwater sila, hindi pa po na-spray yung kanilang mga leaves. Pakita ko. Saan na sila? Ayan. Yung mga to, eto. Yan o. Pero ito, adansonay. Sobrang haba na niya. Yan. So, buti na lang natatakpan yung adansonay itong area na to ng ating garden. Yan o. Tinatakpan niya lang tong portion na to kasi talaga pong puro dead pot na yung mga nandito. Yan. Yan. Papakita ko ba sa inyo one by one? Huwag na lang, no? Ipapakita ko na lang sa inyo na talagang na dead pot na sila. Although mayroon pa naman pong remaining na nabubuhay, parang may sumusuloy na naman na bago, pero hindi mo na talaga makikilala na calathea siya. Oh. So, if kung kayo po ay busy, parang ang hirap po talagang alagaan ng calathea. Opo, pero kung may time kayo na sprayan sila kasi mahilig talaga sila sa humidity. O yun siguro ang kailangan kong bilhin. Kailangan munang bumili ako ng humidifier at ilagay dito sa area na to para makita ko kung paano magta-thrive yung ating mga calathea. Yun. But for now, patanggalin ko na muna itong mga pots na to. Papalitan ko muna po ng ibang halaman na magta-thrive dito sa area na to. Even busy tayo, marami tayong ginagawa, hindi natin sila naaasikaso everyday, lalagyan na lang natin siya ng halaman na magta-thrive dito sa area na to. Ayan. Eto. Oh. This is another philodendron. Tingnan niyo, magkatabi sila na dalawang philodendron dyan. This is Gloriosum. This is Golden Melalonia. Yan. So, medyo golden talaga siya nung bagong labas yung dahon niya. Pero dahil nga, nandito siya, indoor siya, hindi po siya ganun ka-golden. Hindi lumalabas yung pagka-golden niya. Pero still, ang ganda-ganda pa rin ng mga dahon niya. Buhay na buhay, ang saya-saya tingnan, alive na alive. Okay, so ganyan yung itsura nilang tatlo, yung combination nilang tatlo pag tinignan sila sa malayo, di ba? Syempre may layer tayo. Talagay natin sa tore yung ating Gloriosum and then we have the Golden Melaloniae and then dito naman sa baba which is naiiba din ang texture ng dahon, naiiba ang shape ng dahon at naiiba din ang color ng dahon. We have Diefenbachia Stardust. Yan. So, to my surprise, ang Diefenbachia po talaga maganda sa indoor kahit ganito pa ka-light ang color niya. Hindi nagbago ang kulay niya. This is a new leaf. This one is a new leaf. Parang mas lumabas pa ang pagkaputi niya nung nandito siya sa loob ng bahay. Parang pag nag-mature, mas lumalabas naman. Ayan, may bagong dahon ulit dito sa side na to. Mas white nga. At habang nagmamature, mas lumalabas ang pagka-green ni Stardust. Diba? Pero habang siya, ay ayan, no, tinatakpan ko lang yung araw, pero may araw siya. Kaya pala, meron siyang direct afternoon sun. Ayan, no. Galing sa window, meron siyang araw. Tatakpan ko yung araw, kita nyo, yan. Yan, pag natakpan ko yung araw, pagka hindi ko natakpan, ayan yung araw niya. Tama pala ang araw niya, hindi masyadong heavy.
na araw ang tumatama sa kanya in the afternoon. And even ang atin pong golden melalonia ay tinatamaan din ng araw. Yan. Ito, meron pa ako isang papakita sa inyo. This is the Peperomyodis. Yan. Okay din siya sa area na to. Yan, parang masaya lang siya dyan sa area. Ang mga katabi niya, tingnan, parang talaga na overwater sila eh. Oh. Tingin ko dito na overwater din, kaya ganito ang itsura eh. Oh. No? Ito naman pong dalawang ito ay aglaonema. Ayan, silang dalawa. Para silang aglaonema. Nakalimutan ko po yung pangalan nila. Pero basta pareha silang aglaonema na pahaba ang leaves. Ayan, okay. So, ayan, napakita ko na po sa inyo all naman, lahat naman ng mga plants na iniiwanan natin dito sa ilalim ng stairs. Ayan. So, ulitin ko lang po, doon sa mga naging busy o hanggang ngayon ay busy pa rin, I hope mababalikan ninyo ang mga halaman ninyo in very good condition pa rin po. Maaaliw pa rin kayo tuwing makikita nyo sila at magaganda pa rin sila at malulusog. I hope na tayo pong mga naging busy nung December 2021. I hope lahat tayo meron na ulit tayo ngayong time para balikan yung ating mga halaman ngayong January 2022. Let us all be thankful for the past year 2021 and let us all be hopeful that 2022 will really bring us a very good year. Yay! Thank you very much po sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos. Thank you po doon sa lahat ng mga patuloy na nagme-message sa akin. Thank you very much po. Nami-miss ko rin po talaga kayo.